So good day, no, mga social workers. It's been too long, no, since nung September. So super overwhelmed tayo kasi ang daming pumasa. Ang dami ding estudyante ko na pumasa ng licensure examination ng social worker. So congrats pala sa inyo, natagalan tayo, no, kasi I've been doing technical errors sa YouTube channel natin. But ngayon naman, thank you for tuning in, no. So ito na po tayo ngayon, no. So ang topic natin ngayon, it's all about how to make a case study. So alam naman natin, no, so sa picture pala na pinakita ko kanina, ay talagang nag-i-interview yung isang social worker, no? So saan ba tayo lulugar a social worker in terms of case study? So actually, case study, it's so common sa lahat ng profession. No, ang punto na laga natin ngayon is that it's more about how to make case study, social worker's guide for case study making in the Philippine context. No, so balik na tayo ngayon, no. So by the way pala, no, bago diyan, no, congrats pala mga social workers, especially sa mga estudyante ko na pumasa, no, that they took my review. So the review pala, Sir James, yun yung pinakamura sa buong Pilipinas. So I'll be doing another set of that this coming January. No, so that's 999, no, review. 2 months na po yan. No, magmi-meet po tayo diyan thrice a week, no. That's 999 po na na review. So may mga nag-enroll na po. So enroll po kayo. So especially po available pa rin yung kuan natin, yung libro na nasa Shopee natin. Available pa rin po 'yon, no. Na pino-post ko po sa GC. And of course, yung soft copy po na available pa rin po 'yon, no. It's 500 pesos na po 'yon kasi may mga inad po ako na mas marami pa compared sa yung nakaraan. No, so yun po yun, no. So anyway, I'll get the links sa below na lang, i-upload ko na lang, no. So yun po yun, mga future social workers. So again, no, yung review ko po, no, it's on January na po yun, no. Enroll it, yun po yung pinakamura in the entire Philippines, no. 999 lang po yun, no. Meron ka ng 2 months na review, 3 times a week tayo mag-meet. Okay? So kung i-avail mo yung 999, review lang po yun, no? Pero kung i-avail mo yung 15, review, kasali na po yun yung soft copy ng lahat. Lahat talaga ng files na nag-compile ko from my undergraduate years up to master's degree. So yun po yun. Okay? So, dito tayo. Balik tayo dito, no, sa how to make a case study. So it's social worker's guide for case study making in the Philippine context. So of course, I don't need to introduce myself. You know me. Okay? You know me, Sir James. So meron pa rin nakuhaan dyan, no, na MPA. So I'm a fully pledged master's degree na po. Thank you, Lord, no, na na-achieve ko na po yan, no, na part. So, of course, ito kanyang case study kasi, class, kailangan makita natin kung saan tayo lulugar dito. Kasi case study, it's so common sa maraming professions. No? So, tayo na mga social worker, paano natin malalaman saan lang yung part natin? And of course, ito yung konsepto talaga natin ng video na to. Ano yung case study? Saan tayo lulugar as social workers? Kasi marami pong profession na gumagamit ng case study. And it's mostly related sa medical setting. Even, I think, in law din. So, marami din, no? In doctors, so many more. So, ito pala, no? Case study, it's more about social workers guide for case study making in the Philippine context. So, a social work. Kasi mga social workers tayo, or future social workers. And I think I'm assuming here right now na alam nyo na to. Kasi parang dapat na kasi naituro to early third year pa lang kayo. But marami pa rin nag-chat sa akin, Sir, paano ba gawa ng case study, Sir? May copy ka ba? So don't worry, bibigay ko po sa link. No? Magbibigay po ako ng format. Kung ano yung dapat na masagot mong tanong, ano yung dapat na laman ng case study mo, at paano siya gawin. So obviously, yan talaga yung punto ng video natin ngayon. Okay? How to make case study as a social worker here in the Philippines. Magagamit mo to kahit saan ka magtrabaho as social worker. No, ito lang po talaga yung standard ng paggawa ng case study. There's a lot of format. Meron pong format. Pero sa atin, ano ba yung information na dapat laman at ano yung emphasis? That is so important na malalaman natin ngayon. Okay? So, by the way pala, nakita ko pala sa channel natin,
about 40% po pala na hindi nagsusubscribe. So please po, no, subscribe po tayo kasi po, para naman ma-updated kayo sa mga videos natin na kakatulong po to sa inyo sa mga classes natin, sa mga review natin. Okay? Especially sa mga ganitong skill set na mga videos natin. So proceed po tayo. So what is case study? So first, i-define po natin ano ba yung case study. Kailangan po yan, no? Kailangan po ng definition para saan tayo lulugar. Case study defined as systematic inquiry. So pagtatanong, di ba? Inquiring something into an event or a set of related events which aims to describe and explain phenomenon of interest. So, systematic pong pagtatanong kung ano ba yung nangyari sa events, related events, para mas maintindihan natin yung pangyayaring yan. It refers to the collection, nagkukolekta ka, so, and presentation of detailed information, so data po, no? About a particular or small group, or yan na yung sinasabi nating nangungolekta ka para ipresenta yung information, data po yan ng kliyente. Frequently including the accounts of subject themselves, it is an in-depth study of particular situation rather than sweeping statistical survey. So buuhin natin yung ating definition po ng case study. So if it is a systematic inquiry, okay, para makakolekta tayo at makarepresenta ng data, no, na galing sa ating mga kliyente, no, or grupo man yan or community, kasi ano yung client natin, no, in order to have in-depth study of particular situation para mas maintindihan. And of course, sa social work, gumagawa po tayo ng study para mas makatulong tayo sa client kasi alam natin yung situation nila. So what is case study? No, in social work, it is used as tool. No, parang yung karpentero ba, no? Kahit paano sabihin mo diyan na karpentero ka, pero wala kang martilyo. Okay? Wala kang lagari, wala kang pako. Yan po yung mga tools mo, di ba? So of course, hindi mo magagampanan yung pagiging karpentero mo kung wala kang tool. So sa social work din, yung case study, tool din yan natin ginagamit na para mas maintindihan yung client. So of course, it is client's information. So, kliyente. Ano ba yung kliyente? Okay, lumalabas po yun sa board exam. So, client includes any individual, groups, persons, or even communities that is disadvantaged na tinutulungan natin para mapabuti yung kalagayan nila. So, sa madaling salita, ganun po yung client natin. Client and eligibility. Client's eligibility. So, of course, kailangan natin ng client's info. Hindi po porket may client's info ka na, eligible na ba na kaagad? Ano yung eligibility? Malaman natin kung pwede bang tulungan. Parang, kung ano man yata yan, sir, pwede naman tulungan yung lahat. Pero sa atin po, meron kasi tayong priority list, the poorest of the poor. So, kailangan natin ng information nila para kung eligible ba siya sa services natin. Kung wala tayong ganitong services, we refer, we recommend, so on. So, case study in social work, it's both a tool. Gamit po ito natin para magampan natin yung trabaho natin. Ano yung purpose niya? Kukunin yung client's information para malaman na eligible ba yung client's services sa tulong natin. No? And then, case study pointers. Ito yung mga pointers natin sa case study na dapat malaman nyo. No? So first, identifying information. Ito po yung matuturo natin ngayon. Problem presented, assessment or diagnosis, treatment plan, evaluation, and recommendation. Okay? So, ito po yung formats natin ngayon. Outline. So, ano ba yung identify information? So, yan lang po yung name. Name ng kliyente. No? Totoong name. Kailangan ng ID. Kailangan maklarify. Ikaw ba yan? Ito ba to? Birth certificate mo? Kailangan malaman natin yan. Kasi baka may iba kasing mga cases na hindi pala yung pangalan niya. No? So, gender, of course. No? Age. No? So, it's more about socio-demographic ng kliyente natin. Okay? So, family composition. So, ito parang ganito po, no? Yung kuha natin. Yung picture nito, yung identify information. Name, nickname, age, birthday, civil status, income, address, religion, tribe, and then composition of the family. Parang ganun. Usually, ito po yung first page talaga. No? Ito po yung parang sinasabi natin, intake. Di ba? Pag ini-intake mo yung kliyente mo, yung client, o yung future to be client natin, ito talaga yung first page na makikita natin. Sino ba yung kliyente? Of course, hindi tayo diretso kung
paano ba matulungan yung kliyente kung hindi mo siya alam sino siya, taga saan siya, ano yung ganun yun. Okay? So, family composition din, may occupation, monthly income. Next natin ay problem presentation. Of course, tutulungan natin yung client. Sabi pa nga sa social work, if there is a need, okay, there is a problem. Kaya may kailangan tayo kasi meron tayong mga problema sa buhay. So ano ba yung guidelines? Okay, ano ba yung guidelines natin in problem presentation? Now, ito po yun. Yung problem presentation, example, nauna ka na dun, na nalaman mo yung sinyong client, identify information. Next niyan ay problem presentation. So ano ba yung guidelines? Ano yung, paano pagkasulat ng problem presentation? No? Kasi ang daming mga estudyante na chinachat tayo, hindi nila alam. So take note naman, Sir James, na matuturo po natin ito at ibibigay ko po yung link nito, link format, no, na pwede nyong ma-download yung PDF na ibibigay ko. State the problem as simple as you can. So state mo. Huwag mo nang pahirapan pa sarili, huwag mo nang i-defend. Okay? State mo lang ano yung problema. No, prank ka ba? Ganun, na prank ka na pagkasabi ng problem. Wala nang chichiburetsi pa, wala nang mga kahit ano ba naman dyan. No, diretso mo na as simple as you can. If there are two or more sentences, use comma. No, gumamit ka ng comma sa pagkasulat mo kung ano yung problem. Kasi para masabi natin, okay, meron siyang, hindi lang po isa yung problema niya ito. Para malaman natin kung ano yung unahin, ano yung priority, prioritization, and no, ano yun, ganun. Do not justify the problem. The third one, huwag mong justify. No, yan, problema yan, yan yun. No? Example, nagkameron siya ng financial ganito kasi yun eh, kasi ganito din. Huwag mong iganyan. Don't justify, no? And then, do not offer solution. Sa problem presentation pa rin naman to. Okay? Huwag ka munang mag-offer pa ng solution sa problem kasi pinipresenta mo pa yung problem ng client. As simple and as good as it is. Okay? So, the next one is that, next kaagad yan, yung assessment. Okay? Assessment or diagnosis. So, meron tayo dito guidelines in assessment, no? So, assessment, gathering of data in diagnosis, cause and effect. So, ito po yun. Lumabas po talaga ito. No? I-related lang natin, no? Kasi Sir James, kasi review kasi tayo, di ba? Itong tanong na to ay assessment diagnosis. Lumabas po yan sa board exam. Ano daw kagkaibahan? Okay? So, pag assessment, it's more about gathering data lang. Intindihin, no? May data ka. Pero pag diagnosis, malalaman mo na kaagad yung cause and effects, especially sa problema ng kliyente. So, diagnosis, it's more about knowing the problem. Assessment, sort of knowing the client and collecting data. Ganun lang po pala yan, no? Diagnosis, naririnig po natin yan sa medical setting. Kaya nga po sabi ko, ang case study, it's more likely to be heard in medical setting. Kasi meron po yan, diagnosis. So, pag sinabi ng doktor, ay, ito po yung diagnosis. So, alam na po ng doktor dyan, ano yung cause and effect. Okay? Ng kliyente. Kung may problema man. Next part is treatment plan. So, meron po tayong forma ng treatment plan. No? Actually po, I'm not giving you a format. No? Ang ibibigay ko lang sa yung outline. Outline na ano yung dapat matanong at yung dapat masagot. No? Kasi depende, may mga iba kasi I believe, may mga ibang agency, even in schools, pag nag-aaral pa tayo, iba-iba po ng format. But then, same lang din naman ng outline yan, kahit iba-iba pa yan ng format. No? Susunod pa rin yan naman yan sa helping process ng social work. Pero yung forma po, magkaiba. Mayroon po tayong paragraph form at saka columnar form. It composed of having the objective, intervention, activities, time frame, so SMART goal po tayo, actual date, persons involved, budget, expected output, and success indicator. Alam nyo na yan, di ba? So, pala yung naka-table, di ba? Ito yung problema, ito yung objective na gagawin, ano yung activities, time frame, kailan matapos, sino yung mga tao na involved, ano yung mga kailangan gamitin. So, alam nyo na yan, di ba? Pag yung nag-practicum na kayo. So, ganun po yan. So, mostly makaka-relate talaga dito kung nakapag-practicum ka na. Okay? So, next kind is evaluation. So, meron po tayong two types of evaluation. No?
Pagkatapos na natin ng intervention, so eligibility evaluation, you try to know whether the client is eligible for assistance based on agency policy and guidelines. So, for example, tapos na tayo dun sa kuan, sa yung kanina na treatment plan, plano pa lang to ha? Plano pa lang to, no? So, eligible ba? Eligible ba siya na tulungan? Dapat po talaga nating malaman yan. Mayaman pala, no? Hindi naman pala eligible. And next, impact evaluation. No? State the intervention given and its impact sa kliyente natin. Okay? So, ano yung impact? Alam mo na yan, no? Ano yung naging tulong, naging epekto ng evaluation natin sa kliyente. And then, meron tayong 4 scenarios, no? Na masasabi natin na nagkameron ng impact sa ating kliyente in terms sa ating case study. Number 1, all problems are solved. Na-solve talaga yung problema. Number 2, one problem is solved but one is ongoing. Okay? 2 problems are ongoing, one problem is going but the other has not yet started. So yan po yung mga scenarios na masasabi natin na nagkameron ng impact. So of course, yung goal pa rin natin is yung number 1, no? All problems na ma-solve natin. Meron tayong 2 type of recommendation, no? So 2 types of recommendation, no? Meron tayong eligibility recommendation. Example, tapos na. Tapos na yung nagkameron na ng termination, yung helping relationship natin sa client. Take note po, ito pong guidelines ng paggawa ng study. Alinsunod po ito ha sa helping process, assessment, planning, intervention, evaluation at saka termination. So, ditong banda, sa impact evaluation, obviously, tapos na po tayo dyan sa intervention. Of course, kung nalaman natin na eligible ba yung client, so doon tayo sa part na eligible talaga yung client, natulungan natin, meron tayong mga activities, and after natin natulungan, pumasok tayo dito sa, di ba, 4 scenarios of evaluation, kung ano ba yung naging epekto. Pwede na ba i-terminate or i-recommend para ipagpatuloy pa kasi hindi pa tapos. Hindi pa yung number one yung umabot sa point, yung nangyari. So kung yung number 2, 3, 4 pa, siguro pwede siyang as recommendation, no? Pwede siyang i-recommend sa iba. Okay? Kasi umabot kasi kayo sa time, no? Like, baka next na naman yung assign sa'yo, ganun. So, two kinds of recommendation eligibility, no? Kung pasok pa bang, pwede pa bang matulungan yung client, kung hindi ba diretsyong i-terminate. And then, impact recommendation, no? Kung ano yung nag-i-impact all the way sa pagtulong nyo sa kanya. No? So, ano to? So, yan po yun, no? Yung eligibility recommendation natin. Kung yung client, pwede pa ba ipagpatuloy? And then, ano yung naging kwansya? Yan yun dapat laman ng recommendation natin kung ipapasa natin yung client sa ating, sa next na social worker. So, yun lang yata, no? And then, kung meron kayong katanungan regarding the, ano ba to? Bibigay naman ako ng format nito. And I believe that would be enough na makumbanyo yung knowledge nyo dito sa video at saka sa format na ibibigay ko. Okay? So, yun lang yata, no? Future social worker. So, still, it's your Sir James here from Potente Review Channel. So, thank you sa pagsubaybay natin, no? So, dito sa ating channel. So, patuloy ko lang po, no? Patuloy pa rin yung review classes natin. So, this January, meron po tayong review classes. So, that's only $999. 2 months of preview. Saan ka pa? Pinakamura yan sa buong Pilipinas. 3 times a week tayo magmi-meeting. Take note po, recorded po lahat ng video. Kung mahuli ka man, makakahabol ka, no? Kahit pa mahuli ka ng isang week, okay? Naka-record naman po yung classes natin, makakahabol ka po sa Potente Review Channel natin. Okay? So, yun lang siguro, no? So, by the way pala, no, if you are familiar, meron po pala tayong t-shirt, no? T-shirt po na binibenta, no? Ipakita ko po sa inyo maya-maya, no? T-shirt saka yung libro natin. No, so yung libro pala natin po, that's kuan, no? So yun yung compilation natin. Saglit muna ha, kasi kukunin ko yung libro na yon later. Teka lang.
Okay, we're back. We're back, no? So ito po yun. Of course, alam niyo ba to? Alam niyo naman yata to, no? Itong PRC natin na compilation, no? So ito po yun, no? PRC compilation natin. So ito pong book na to, ang dami pong bumibili nito. Ang dami, ang laki po ng rating nito sa Shopee store natin. No, so ito po yun, no? Kuha lang po to, 500 plus. No, ito na po yung buong knowledge na kailangan natin na makompile, na mapasa mo. Hindi lang po to combination ng orange book. Ang dami na rin ito. So meron na rin tong, so itong librong to, basahin natin, no? So meron na rin tong, so ganito po yun, meron na rin siyang social work history. Ano ba yung social work profession? Social welfare, SWPP, administration, knowledge, methods, counseling, research, SWPP na naman, HBSA, tsaka ano pa ba? Deviance references. And then, meron din pala po tong, no, of course, malutong to, no, malutong to. Meron po tong mga questions, no? Every field, meron siyang mga question at saka sagot. No, meron siyang mga sagot, nakalagay yung mga sagot niya. At saka, meron din tayong, so example, mga sagot, meron din tayo ditong answer sheet. No, ito. So, kinumpile ko na po yan lahat dito sa book na to. So, every kuha natin, every field po na nandito, meron po yung tag 100 questions, at saka 100 na sagot, at saka 100 na sheet na pwede kayo mag-shade-shade dyan. Okay? So, ito po yung mga nakalap ko information dati pa, since I was may undergrad na kinumpile po natin. Ang dami pong naipasa nito ng mga students. Na itong, I think 5 plus lang po to, 599 yata sa Shopee. So, buong-buo na po to. Nandito na po lahat na pwede mong malaman, sort of introduction and mastery sa ating social work. Okay, and next thing pala, no? Meron pala tayong, Sir Jim, meron pala tayong t-shirt. Okay, t-shirt. No? Meron tayong t-shirt, a social worker, no? Ano tong t-shirt na to, sir? Down ko man na to. So, meron tayong t-shirt dito. So, ito pong, meron po tayong PRC. Na PRC shirt dito. Okay? So, itong PRC support, 399 lang po to. Ang kapal po nito, no? And then, maganda po yung tela nito. Not knowing, meron na siyang tag, oh. So, pinagawa natin to sa mga mamahalin talagang tailoring shop. So, nakalagay po dito ay, mas meron siyang yung sa likod, no? PRC, no? At saka meron din siyang tag, at saka future, hindi ko lang i-open, ha? Future social worker, no? Yung laman po nito. So, available po to sa ating Facebook page. Okay? Available po sa Facebook page, no? Potente Review Channel. I-search mo yung Facebook page po yan natin. O pwede i-PM mo ako, bibigyan kita ng link sa Shopee para makabili ka nito. So, available po dyan yung ating libro at saka itong t-shirt na to. Of course, yung review din natin, yung soft copy compilation natin, at saka ganun po yun. No, so, all intended pala talaga lahat to para mas ma-encourage kang maging social worker. Iba yung sa feeling, so bumili ka na kahit hindi ka pa social worker kasi meron ka ng future social worker eh. No, so pag nakita mo yan everyday sa bahay mo, sinusuot mo, ay talagang tatapusin ko talaga to. No? Na-encourage ka, no? Ako nga, sinusuot ko nga rin to, no? Sinusuotin ako, sabi ng mga, sir, bakit ka pa nagsusuot ng ganyan? Ikuhan ka naman, social worker ka. Hindi. This is to encourage my student. So ganun po yung ginagawa natin dito sa PRC para mas ma-encourage yung estudyante na maging social worker pa. Okay? So, yan lang yata, no? Don't forget, ha? Yung ating t-shirt. Meron po siyang design na white at saka black. So, for now po, ang ating size lang ay small, medium, at saka large. Saka, of course, don't forget our PRC book. Okay? Nakalimutan natin, no? Malaki po maitutulong ito. You will miss the learnings here pag hindi ka nakakuha. So, ang ganda ng ratings nito po sa store. No, hindi nyo alam, 4.8 yata, 4.9. So, about na mga 150 na po yung naka-avail. So, ganun po yun ang rating nito. Alam po nila sa akin yung galing. So, bibigay ko po dyan yung mga links sa baba. And of course, no, magbibigay din ako ng free link ng
format. Okay? Ng format ng video na to. Nagbibigay ako ng free link ng format ng itong ating how to make a case study. Okay, kung paano ba siya gawin, may format para ibibigay dyan na pwede nyong ma-download. Okay, yun lang yata mga future social workers, and huwag kalimutan, always, ano nga itong ating motto, always, pag nag-aaral ka ng mabuti, have an intelligence, wisdom, and lastly, fear of God. Matalino ka nga, may wisdom ka na, wala ka naman takot sa Diyos. Kulang ka pa rin. Okay, yan po talaga yung mantra ng ating review channel natin ngayon. So, yun lang mga future social workers. No, salamat, intelligence, wisdom, and fear of God tayo sa makausap at buy and study. See you in the review class. Enroll now to our review channel.